lumingkod siyang magloko sa relasyon ninyo dahil pakiramdam niya ay lagi kang nakabantay or lagi kang nakasunod sa kanya. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in emo po upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano po, paano hindi magloko ang inyong relasyon? Paano upang matakot siya na magloko sa inyo or lokohin kanya? Ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae, and lalaki to lalaki, and syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And dito po, is kailangan lamang natin dito ihanda is isang butil ng bawang lamang na binalatan, and kailangan din natin dito ng panulat. So yun lamang ang dapat nating ihanda. And syempre kapag handa na yung ating gagamitin, ang isunod po nating ihanda is ang ating sarili. Yes po, i-claim natin sa ating sarili na ito ay gustong gusto nating gawin. Ito ay para sa kanya, and kailangan na buo ang ating loob sa paggawa nito at hindi tayo dapat na nagdoda o hindi tayo dapat na magdalawang isip sa paggawa nito. Kailangan po buo ang ating loob sa paggawa ng isang ritual para mas mabilis natin itong mapapagana. Ngayon kapag ready ka na ay pwedeng-pwede mo na itong umpisahan ang ritual. So ang gagawin mo lamang dito, napakadali at napakasimple lamang sa isang bawang. Tulad po nito, ito ay binalatan na. Ito ay binalatan na, and ito po ay lagyan mo ito ng mata or mag-drawing po kayo ng mata. Mag-drawing kayo ng mata sa isang bawang, at kapag na-drawing nyo na yung mata dito, dito sa likod, kung ano man yung pangalan niya at apelyido, isusulat po ninyo. Isusulat po ninyo dito ang kanyang pangalan at apelyido ng taong inyong ginawan. Pagkatapos nun, ay i-close nyo lamang ang inyong palad. I-close nyo at hilingin po ninyo dito lahat-lahat ang gusto ninyo. Halimbawa na lamang ay sabihin ninyo, ikaw, pangalan at apelyido, ikaw ay matakot na magloko sa ating relasyon, matakot kang lokohin mo ako, at wala kang itatago sa akin, sasabihin mo ang lahat ng mga sikreto mo, ako at ako lamang ang inyong pagsasabihan lahat-lahat, at wala kang itatago sa akin, at maging loyal ka sa akin, ako lamang ang magiging mamahalin mo habang buhay. So sabihin mo lamang dito lahat-lahat, dapat po ay positive yung mga sinasabi ninyo at iwasan po ninyo na makabanggit kayo ng negative. And pagkatapos nito, yung bawang na ito ay saan po natin ito ilagay? Pwede po ninyo itong ilagay sa inyong wallet or di kaya sa inyong bag, depende sa inyo, pero ilagay po ninyo ito sa pulang tela or kahit anong klaseng pula na pwede po ninyong pagbalutan nito. So dapat po ay nakasilid po ito sa pulang bagay o lalagyan. So ayun po, kapag na ilagay mo na ito, ang gagawin or gagawin natin ito sa araw ng Tuesday and Friday, pero pwede naman sa ibang araw kung gusto po ninyo, kung buo po ang inyong loob at positive po ang nasa isip po ninyo, na para bang hinihila kayo na gawin ninyo ito. Salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.